So ito nga si Kyle Kuzma ay nag-release ng commercial sa kanyang Twitter account at mensahe niya ngayon para sa kanyang mga haters at mga doubters. Yung commercial na yon ay commercial ng Puma. Hindi nyo alam ay player siya ng Puma, nag-sign siya doon kaya nga't manay Puma shoes ang suot niya. At sinabi niya rin doon sa commercial ay salamat daw sa motibasyon na binibigay ng kanyang mga haters. Panoorin nyo. To whom much is given, much is expected. But no one talks about the mental toll of expectation. Yeah, I hear you. I hear the chatter. He's not good enough. He's not worth it. Trade him. Nowadays, everyone wants to be a critic. But here you go. Let's take a walk in my shoes. For every failure, for every trial, for every negative comment, So kung hindi nyo nga alam, itong si Kyle Kuzma ay naging active sa Twitter itong mga nakaraang linggo. Palagi nga siya nagtutweet ng kanyang saloobin. Tapos ang mga reply naman doon ay panay mga haters nga. Marami sinasabi na i-trade nga daw siya. Marami na sinasabi na you suck. Tapos hindi daw siya third star sa Lakers. At marami pang ibang hate comment ang nire-reply doon. At nagresulta nga yun ng kanyang pag-deactivate ng kanyang Twitter. Sabi niya daw ay panagi na lang daw siya nadi-disrespect. Kaya nga't nag-deactivate na siya. Tapos ngayon, bumalik siya sa Twitter at naglabas nga siya ng commercial. Yung napanood nyo. Sa totoo lang, itong si Kyle Kuzma ay isang great player para sa Los Angeles Lakers. At least, great siya para sa kanyang third year pa lamang sa NBA. Nag-average siya ng 12.8 points per game, 4.5 rebounds per game at 1.3 assists per game. So ayun ang kanyang third season. Kasama sila LeBron, si Anthony Davis at iba pang mga teammate niya. Pero alam nyo ba, nung rookie season niya, nag-average siya ng 16.1 points per game, 6.3 rebounds per game at 1.8 assists. At pagdating naman niya sa kanyang second year sa NBA, siya ay nagtala ng 18.7 points per game, 5.5 rebounds per game at pati na rin 2.5 assists. So ayan ang kanyang stats sa dalawang taon niyang paglalaro sa NBA. So nung dalawang taon pa nga lang itong si Kyle Kuzma sa NBA, maraming NBA fans ang may gusto sa kanya. Panay praise nga at papuri ang kanyang mga natatanggap mula sa mga NBA fans. At marami ding nagsisabi na siya daw ang steal sa 2017 NBA draft dahil itong si Kyle Kuzma ay napili sa 27th pick ng Lakers. So ganun nila kamahal si Kuzma noon nung dalawang taon pa lamang siya. At meron pang nagsisabi na iba na mas magaling pa nga daw si Kuzma kay Jason Tatum. So makikita nyo kung gano'n talaga kagusto ng mga NBA fans itong si Kyle Kuzma noon. Pero may kasabihan nga sa basketball na you're only good as your last game. So anong ibig sabihin nun? Kunwari, ngayong game ay nag-drop ka ng 50 points. Siyempre, panipapuri ang matatanggap mo sa mga fans, sa mga nanonood. Tapos next game, nag-drop ka lang ng 2 points. Tapos napakababa ng field goal percentage mo. Tapos ang matatanggap mo naman ay panay mga hate. So ayun ang ibig sabihin ng you're only good as your last game. Hindi nga nire-recognize ng mga fans ang iyong mga ginawa sa mga nakaraang game, kundi yung last game mo. Kahit kung pangat ang nilaro mo last game, ayun ang perspektibo o ayun ang tingin sa'yo ng mga fans. So ayun ang ibig sabihin nun. Sana naintindihan nyo. Pero anyways, ayan din kasi ang problema kapag naglalaro ka sa isang big market team, especially dito sa Los Angeles Lakers. Mataas ang expectation sa'yo ng mga fans, lalong-lalo lang ang mga Lakers fans. Dahil mga demanding ang mga Lakers fans. Nagbigay nga rin ng pahayag dyan si Danny Green sa isang interview nung nasa season pa lamang. Sinasabi niya na demanding daw ang mga Lakers fans at marami daw at matataas ang expectation sa'yo. So ayan ang sinabi niya tungkol sa mga Lakers fans.
So itong si Kyle Kuzma nga ay dumadaan sa ganito ngayon sa kanyang third year. Pero on the positive side, itong si Kyle Kuzma ay nag-improve nga sa kanyang defense ngayon sa pangatlong taon niya sa NBA. Yung lateral movement niya ay nag-improve, yung handles niya at pati na rin yung shot selection niya. Kung napanood niya siya nung unang dalawang season niya sa Lakers ay tira nga lang siya ng tira. Kahit malayo, kahit mahirap, ititira niya yan. Pero minsan ay nasushoot niya ngayon. Pero ngayon, hindi na nga siya ganun dahil meron na nga dalawang superstar sa kanyang team. So mas naging wiser siya sa kanyang pagpili ng mga tira. Kaso nga lang ay nag-i-struggle talaga siya dahil sa mga nasustain niyang injuries nung sa Team USA. So isa yun sa mga dahilan kung bakit nag-i-struggle to si Kyle Kuzma at parang ilang sa basketball court. Pero anyways guys, ano sa tingin nyo? Ito bang si Kyle Kuzma ay mag-i-improve sa kanyang 4th year sa NBA at babawi sa Lakers at pati rin sa mga fans? Comment down below your opinion. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video, and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!